Yo, what's up sa inyo mga master? Kamusta lahat? Welcome back sa ating channel, no? At sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano magbaklas at magpalit ng brake shoe ng ating mga motorsiklo. Tuturo ko sa inyo to para kahit papaano makatipid kayo sa labor sa mga mekaniko. At the same time, kapag nasa kalagitnaan kayo ng biyahe at kailangang magbaklas ng preno or ng brake shoe nyo sa inyong mga motor, alam nyo kung paano ito tanggalin at paano ito baklasin. Sa mga hindi nakakaalam, lalo na sa mga baguhan sa pagmamotor, ang itsura ng brake shoe ay ganito. Ayan. May spring siya dito, kaliwat kanan. Tapos, yung pinaka brake pads niya ay ito. Ito yung napupudpod. Ito yung pinapalitan. Yung iba, ang ginagawa nila, pinapalagyan nila ng bagong brake pad. Yung iba naman, bumibili ng bagong brake shoe mismo. Tapos yun na yung ikakabit sa ating mga motor. So, start na tayo. Bale, ito na yung itsura ng ating brake shoe dito sa ating gulong sa likod. Bale, kapag nakakabit siya, kaganyan yan. Bale, ito naman yung ina-adjust kapag halimbawa medyo okay pa naman yung brake shoe nyo at medyo makapal pa naman pero hindi siya ganun kakapit. Ang gagawin nyo lang, i-adjust nyo lang to. Instead na nakaganyan, ilalapit nyo siya ng konti para mas lalo siyang kumapit. Kasi yung ibang scenario naman kasi, hindi papudpud yung brake shoe. Pero ang nangyayari, kulang sa adjust sa ganito. Pero tatansyahin nyo pa rin mga master kasi baka mamaya mapasobra kayo ng adjust nito, masyado nang kumakapit or may kapit na yung brake shoe nyo. Hindi makakaikot na mabuti yung gulong. Hindi rin maganda yun sa performance sa ating mga motor. Bale, ito yung itsura kapag nakakabit yung brake shoe natin dito sa ating mga gulong. Sa sitwasyon ko naman, hindi pa naman pudpud yung brake shoe ko or yung brake pad ng ating brake shoe. Dahil ayan pa, kitang kita pa yung line. So tuturo ko naman sa inyo paano tatanggalin at paano baklasin. Ganito naman magtanggal ng brake shoe dito sa ating gulong. Yan. Halimbawa, magpapalit kayo at magkakabit kayo ng panibago. Ang gagawin nyo lang, halimbawa yan, nakatanggal na. Tapos magkakabit kayo ng panibago kunwari. Pero sa sitwasyon ko nga, bago pa yung brake shoe ko, binaklas ko lang siya for content at tutorial na rin. Bale yan, kakabit natin yung spring. At make sure nga pala mga master, kapag bibili kayo ng bagong brake shoe, dadalhin nyo yung luma nyo para makita yung size. Kasi paiba-iba yung size nyo, baka mamaya yung brake shoe na mabili nyo ay masyadong malaki. Or pwede rin masyadong maliit para sa mga gulong nyo. So, kabit lang muna natin tong spring. Ito lang yung medyo mahirap na part kasi kailangan natin siyang banatin, no? At nga pala, bago nga pala natin ikabit to, linis-linisin na rin natin tong ating loob. Pati na rin yung sa may gulong, yung ito. Linisin na rin natin yan. Tandaan nyo lang, master, sa pagkakabit ng bagong brake shoe, itong bilog na to, dito siya kinakabit. Ito namang flat na to, dito siya kinakabit. Bale, ito yung nagre-release kapag nagpipreno tayo. Bale, nag-expand yan na gano'n, no? Kapag magpipreno tayo yan. Mamaya papakita ko kapag nakabit ko na. Bali yan na, nakabit na natin yung bagong brake shoe kunwari, no? Tapos papakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Pag halimbawa nagpreno tayo, syempre mauuna to. Ang tendency na itong brake shoe na to ay bubuka. Which is sasayad sa ganito ng ating mga gulong. Sasayad siya dito. Kaya kapag pinreno mo siya, gaganan yan, no? Yan. So kapag okay na at nalinis na natin itong loob ng hub or ng mugs, kabitan natin siya. At ayan. Tapos kabitan natin siya sa motorsiklo.
Bali yun na mga master, no. Maraming salamat sa panonood. Sana may naitulong sa inyo tong video na to. At pagpasensyahan nyo na rin yung mata ko. Kasi kaagising ko lang din. So, ingat sa lahat. Happy New Year. At enjoy the ride. Ride safe. Peace, yo. Alright.